Hi guys, good day sa lahat, no? It's been a while na hindi ako naka-upload ng video, but this time, today, yung iba vlog natin is yung nakikita nyo dito sa likuran ko. Ito po yung tinatawag na miracle fruit. Miracle fruit or calabash. Calabash in local name. So native siya from Mindanao, pero meron na din sa Visayas and Bicol areas. And sa ngayon po is widely planted na siya whole Philippines. Oo. So itong calabash natin or miracle fruit, may scientific name siya na Crescentia cogeti. Oo. Yung scientific name kasi ginagamit siya kapag ina-identify yung tanim globally, no? Kasi iba-iba yung mga local names. So kung sabihin natin scientific name, maintindihan yan sa ibang lahi, sa ibang bansa. Crescentia cogeti. Or local name niya, calabash. Or English name niya, miracle fruit. So itong calabash natin, para siyang niyog, no? Para siyang, yung bunga niya is parang niyog. Itong nakikita niyo sa likod. Oo, madali lang itong patubuin. Yung planting material niya, is yung mismong stem ito. Yung mismong stem, stem cutting siya, kukunin natin. Tapos, mga isang dangkal, ibabaon natin sa lupa. At yun na, madali na siyang sumibol yung kanyang mga shoots. So, meron akong tanim dun sa Bohol, Katigbian Bohol. Magwa 1 year na, malapit na siyang mamunga. So, itong calabash natin, kung babasahin natin sa Google yung literature niya, meron siyang madaming health benefits, especially dun sa may mga cancer, diabetes, hypertension. Yun nga lang, di pa masyadong alam ng mga farmers natin or ibang tao na may health benefits siya. Yung calabash natin, para talaga siyang buko ito. Ayan, dami. Ayan, ito. Ito, oo. Kasi dito sa ito tanim to sa kasamahan ko si Mamentang, yung ating provincial corn coordinator. Yung papa ng husband niya dito sa San Remigio, Cebu. May tanim silang tatlong puno ng calabash or miracle fruit. So ito'y mga 2 years old na ata at sus napaka-abundant niya. Ang daming bunga, oo. Hindi ito nilagyan ng pataba. Talagang kusang siyang nagbubunga kasi prolific siya kung mamunga. Oo. Kita ko lang sa inyo, no. Ito po yung mismong bunga. Ito yung palad ko, oo. Para talaga siyang malaki pa sa volleyball or basketball. Ayan, ang dami, oh. Ayan, yan yung mga bunga niya. Tapos, ipapakita ko lang siya. Ito to yung puno niya. Pero actually, parang ganito lang yun yung simula niya. Isang stem, tapos pinutol. Yun yung binabaon sa lupa. Oo. So, ano ba yung flower niya? Ito yung flower niya. Ito yung flower niya. Yan, itong maliit. Sumibol ito sa mismong kahoy. Once ma-pollinate ito, 'di ba may mga pollinators ayo like butterfly. Yan. Yeah, pumasok sila dito. Tapos yung pollen niya ma-transfer to one flower to another. Magiging fertilize siya. At kung magiging fertilize siya is magiging ganito na. Ayan oh. Cute. Shiny. Oo. Oh, ito yung na-fertilize na or small fruit. And eventually, magiging ganun na. Oo. Ganun kalaki. Ito pa, oh. Yan. Ayan, oh. Diba ang lalaki niya? Ito pala. Kadakugid, oh. Ayan, oh. Dakugid kayo. Ang karamihan talaga sa mga tao, wala pang masyadong information sa miracle fruit or calabash.
sa pagkakaalam ko, marami itong mga health benefits kapag ginawa siya or pinoproseso siya. Kasi itong buong kalabash na to is pwedeng gawing miracle fruit wine or tea. So paano ba gagawin yung tea? So itong ganito, immature pa siya. Yung kulay ng matured kalabash is magiging ganito. Teka ha. Ito po ay matured na kalabash. Medyo may puntik-puntik, may parang yellowish na yung kulay niya. Pagka yellow green pa siya, ganito is immature pa siya. So ipagpalagay natin na mature na siya or yellow na siya. Dahil parang buko talaga siya, meron siyang coconut, bagol, yung, di ba, yung coconut husk, tanggalin yung husk, meron siyang matigas na matitira, basta bagol yun sa Bisaya yung tawag, or shell, coconut shell, yan yung tawag. So, para siyang coconut, so hiwain siya, pag ganito, information lang, yung amoy nitong kalabash is matindi talaga yung amoy. Parang nakakahilo or it cause you dizzy. Mahilo ka talaga. So, cross-sectional yung paghiwa niyan. Yeah. Pwedeng gamitan ng atsa yung, or bolo tapos or saw. Tapos kung mahihiwa na siya, dun yun makikita yung puti na parang buko talaga. So, kukudkurin yun siya or sige, sige. Continue sa ako kay wala na kay content. Apiki kayo ni... Jayson AgriMixTv. Mga kuan na god, mga tutorial gamay ba? Guys, may interruption konti. So, asa na nga tayo? Yun yung tamang proseso sa paggawa ng miracle fruit tea or wine. So, di pa itong ganitong buo, hihiwain ito sa gitna. Tapos, makikita yung puti, yun yung kukod ko rin, parang niyog talaga. Precaution lang kasi matapang talaga yung amoy ng kalabash. So, you can wear a mask, double mask kasi nakaka-cause ng dizziness talaga. So, after nito, makudkod yan, ilagay sa ano sa... So ilagay siya sa kawali, yung malaking kawali kasi yung buong ganito, yung isang kalabash is madami na yon. So sa malaking kawali, ilagay yon tapos wag na lagyan ng tubig. Hayaan natin yung fruit niya mismong maglabas ng kanyang liquid, yung kanyang likido. Oo. From white, magiging itim o brownish or dark brown yung kulay ng liquid niya. So, mga 2 to 3 hours from the start na nagpa-boil ka, lalabas yung kanyang liquid na dark brown. So, after 3 hours, ipa-cool down natin at sasalain natin yung liquid from its flesh. Kasi yung pinaka-importante doon is yung liquid, yung kanyang mismong tea or the calabash wine. So after na masala yung kanyang liquid or extract, ilalagay natin sa bote ng pwedeng recycled tanduay or kulafo. mas maganda kung yung tanduay light na botelya kasi malaki. Oo, tapos pwedeng lagyan ng takip. So once it is having put in the bottle, i-refrigerate natin. Ilagay natin sa ref para medyo malamig kasi mas masarap inumin kapag medyo kunting malamig. Oo. So disclaimer lang, hindi po ako sa medical profession, no? Pero ito po yung kaalaman ko na pwede kong i-share sa ating mga kababayan or sa ating mga viewers. Dahil talagang kung babasahin natin yung literature ng kalabash, madami talagang health benefits niya. One is to cure
form of cancers, mga hypertensions and mga diabetes, parang ganun. So gawing tea lang or gawing inumin at empty stomach, recommended daw siya yung mga food supplement natin, empty stomach. Oo, kasi wala pang masyadong laman yung chan natin at malaking possibility na maabsorb talaga ng katawan natin yung nutrina or sustansya ng calabash or any food dietary supplement. So kagaya nito, si tatay is kasama lang si nanay, sila lang dalawa dito sa bahay. So they have no more time na gumawa nito. So tingnan nyo, ang dami nang na nasisira. Oo, nalalaglag lang dahil din nila magagawang gawing tea yung calabash natin. Pero pwede pa din gawin to. So ang daming parang silang mga bulan ng Dragon Balls. Oo, yan ang dami. So I hope this vlog can help other people na may tanim na ganito or mag-start na magtanim, kasi napaka-promising ng punong ito. So tandaan natin, miracle fruit or calabash or crescentia cojeti, madami ito sa Pilipinas. So minsan nga sikat, bigla ang pagsikat nito. 'Di ba pag may bagong tanim tapos makikita ng ibang kapitbahay mo, talagang curious sila, so magtanim din sila. So pero hindi pa nila alam kung ano yung proseso sa paggawa ng tea. So yun yung basic tutorial natin. Pwede namang mag-search kayo sa Google or sa YouTube para i-confirm yung mga sinasabi ko. Kasi nga naka-experience ako ng ganito. Bumili kami, kapag bibilihin to is nasa 500 pesos each fruit. Oo. So bumili ako one time ng isang buong bunga. So yun, hiniwa namin, hinati sa gitna, tapos kinudkod. So yung pinakaayaw ko talaga is malakas talaga yung amoy niya. Nakakahilo talaga. So I advise na kung magkukudkod kayo, mag-double mask kayo. Oo, double mask talaga. Pero pag nag-boil na, start na siyang mag-boil, unti-unti mawawala yung kanyang amoy. So kung totally ma-extract na yung kanyang liquid or likido, para talagang siyang wine. Oo, wine. Lumboy wine or yung grape wine. Parang ganun. I hope guys na sa vlog ko may natutunan kayo kahit konti lang na information regarding ng calabash or ng miracle fruit. So shout out muna tayo kay King Ayon Vlog, yung kapatid ko diyan sa Katigbian, Bohol. Si Agaw Christian Paul Barreto na nasa Spain. Oo, si Norales Kitchen, Pinoy at Hearts Adventure. Albert Dumagit Vlog. Yung lahat ng taga Katigbian, Bohol, hello sa inyo at sa lahat ng viewers natin na nagtiwala at nag-subscribe sa ating YouTube channel. So update ko lang, watch hours na talaga yung kulang, kaya pinagigihan kong mag-upload kahit konti lang yung views para pandagdag ng watch hours. So paunti-unti magagawa rin nating ma-monetize. So hindi naman tayo nagmamadaling maka-monetize, pero mas mabuti kung dadating tayo doon. Ito yun, Ayan. So once again, sa mga hindi pa nakasubscribe sa ating munting channel, paki-subscribe na and hit the notification bell para kung may upload ako, updated kayo. Oo. Tapos paki-share, paki-like at paki-comment na din. So kung may katanungan kayo, paki-comment down na lang po. Kasi pag may time or talagang bibigyan ko ng time, masasagot ko yun. So that's all for today and bye-bye. Thank you.